Sarkastiko ang tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa batikos ni Vice President Leni Robredo na kulang ang ginagawang aksyon ng gobyerno kontra COVID-19. Ayon sa Pangulo, wala nang ginawa ang mga kritiko gaya ni Robredo kung hindi ang batikusin ang gobyerno. Kaya para mapadali ang solusyon sa COVID-19, sinabi ng Pangulo na dapat nang esprehan ng pesticide ang buong Pilipinas para patay ang lahat. Huwag kayong maniwala diyan mga itong dilawan. Lalo na, I hate to mention her name, but to si Leni, kung anumang pinagsasabi, alam mo, Leni, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide galing niya sa aeroplano para patay lahat. You cannot exterminate the COVID by itong ano lang ngayon. And which is the only thing that we can do really is to wear your mask, wear your face mask, and that's it, and wait for the vaccine. It's COVID-19 equals vaccine. Ayon sa Pangulo, nakahanda naman ang gobyerno. Katunayan, sapat ang bed capacity sa mga ospital para tugunan ang pangangailangan ng mga pasyente na tinamaan ng COVID-19. Nakahanda rin naman anya ang mga punerarya para sa mga namamatay sa naturang sakit. Hirit ng Pangulo sa mga kritiko, huwag nang gatungan pa ang isyo sa COVID-19 dahil ginagawa naman ng gobyerno ang lahat ng pamamaraan para matugunan ang problema. Huwag na ninyong palakihin ang problema. Do not add something to the pandemic by making such reckless statements as we are not doing enough. Ginagawa na ni Secretary Duque yung halos lang hindi na kumakain, hindi na natutulog sa trabaho. So, huwag ninyo masyadong pasobrahan. And do not, I said, delude the people na bubulahin ninyo about not doing enough. Pakiusap din ng Pangulo sa publiko, ipagpatuloy ang pagsusuot ng face mask at sumunod sa mga itinakdang health protocols para makaiwas sa COVID-19. Ayon sa Pangulo, sa Enero pa ng susunod na taon, maaaring magkaroon ng bakuna. Kapag nagkaroon na ng bakuna, nais ng Pangulo na gawin ang mga himpilan ng pulisya na vaccine stations. Madali kasi anya itong mapuntahan ng mga tao. Nais ng Pangulo na unahing turukan ng bakuna ang mga mahihirap. Chona Yu, Radyo Inquirer 90, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.